Lumayo naman ang bahagya si Henry sa kanyang ex-girlfriend nang makalayo na si Almira. Sa kamarahas niyang inalis ang kamay nitong nakapulupot sa braso niya. Halos 2 linggo nang gulong-gulo ang puso at isipan ni Henry. Dahil sa damdaming natuklasan niya na patungkol sa kanyang alalay na si Almira, natiyak niyang may pagtingin na nga siya rito. Sa simpleng pagpikit niya, mukha nito ang kanyang nakikita. Iyong nakakaaliw ng ngiti nito at halakhak na tila nakakagaan sa kanyang puso. Ang mga kilos nito sa bawat sulok ng kwarto, ang paghahanda nito ng kanyang almusal at mga pag-aalala nito sa tuwing masama ang kanyang pakiramdam. Sa tuwing halos mabaliw siya sa selos kapag nakikipaglapit o biruan ito kina Joshua at Sander. Iyong galit niya na tila nais na niyang manapak kapag hinahawakan ito ni Joshua. At ang matinding pagkamis dito, simula noong umagang pinili nitong sumakay kay Joshua kesa sa kanya. Simula kasi ng araw na iyon, dumistansya na siya rito. Doon kasi niya nabatid, nakakaiba na nga ang nararamdaman niya para sa kanyang alalay. Halos mamaga ang kanyang kamao noon sa kakasuntok sa kanyang manibela ng araw na iyon. Parang nais niya noong habulin ng mga ito at bawiin si Almira kay Joshua. Dahil sa natuklasan ay minabuti na niyang tuluyan itong iwasan. Hindi kasi niya matanggap na nagkakagusto siya sa kapwa niya lalaki. Galit siya sa mga bakla noon, pero ngayon hindi na niya masiguro kung ano ba talaga siya. Kung tunay pa ba siyang lalaki o tuluyan na siyang naging bakla. Hindi niya iyon matanggap sa kanyang sarili. Kaya minabuti niyang kontakin si Jackie para matiyak niya kung ano ba talaga siya. Sinabi niya sa babae na susubukan niyang ayusin ang tungkol sa kanilang dalawa. Iyon pala ay hindi pa naman ito umaalis sa kanilang probinsya. Kaya naman kaninang umaga ay nagpasundo ito. Ginawa niyang palusot kay Jackie nung magtanong tungkol kay Almira. Sinabi niyang may hindi sila napagkasundo ang dalawa at ito ang nakipag-break sa kanya. Tuwang-tuwa naman ang babae. Hinalikan kaagad siya nito sa lobby nang magkita sila. Ngunit walang dating sa kanya ang halik na ito. Hindi katulad nung bigla niyang halikan si Almira. Sandaling tumigil ang mundo nung time na iyon sa kanya. Ibang-iba sa halik ng babae, kahit nasanay na sanay sa ganoong bagay, ay wala pa rin iyong spark na kanyang hinihintay. Isa pa ay hindi rin niya ma-feel iyong kapayapaan sa kanyang dibdib. Katulad na lamang kapag may ibang babae sa paligid. Hindi katulad ni Almira na kahit nasa kanyang silid o kaya ay magkadikit ang balat nila, hindi man lang siya makaramdam ng pagkailang. Feeling nga niya safe siya kapag si Almira ang kasama niya. Hindi katulad ngayon na kasama niya si Jackie. Para maiwasan lamang ang kakulitan ni Jackie, inaya niya na ito sa may pool. Halos lumuwa naman ang mga mata ng babae nang makita ang malaking swimming pool nila. Siya naman ay naupo na sa upuan doon. OMG babe, super yum niya talaga. Alam mo bang pangarap ko magkaroon ng ganito sa magiging bahay ko? Kaya babe, kapag okay na tayo, pakasal na tayo ha. Tapos pagawa tayo ng bahay na may ganito kalaking swimming pool. Wika nito, sabay lapit sa kanya at walang babalang kumandong sa kanya. Iyon naman ang naabutang eksena ni Almira. Pakiramdam niya, libo-libong punyal ang sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso ng mga sandaling iyon. Kasunod niyon ang tila pangangatog ng kanyang tuhod at pagkawala ng lakas niyon, maging ang kanyang mga braso. Kaya naman nabitawan niya ang meryendang daladala niya. Mabilis namang tumayo si Henry. Muntik pa ngang bumagsak si Jackie dahil sa bigla ang pagtayo nito. Tumayo siya para daluhan sana si Almira. Ngunit nagtagis ang kanyang mga bagang at halos maglabasa ng kanyang mga ugat sa noo nang makita niyang inaalalayan na ito ni Joshua. Pinagpagpan ito ang kamay ni Almira. Narinig niyang umaray ito. Nasugatan pala iyon, ngunit halos umakyat ang dugo niya sa kanyang ulo sa sumunod na ginawa ni Joshua. Isinubo nito ang daliri ni Almira. Sa sobrang galit, mabilis siyang lumapit sa mga ito at agad na hinila si Joshua. Kasunod niyo ng pag-igkas ng kanyang kamao, tumama iyon sa mukha nito. Nahulog sa tubig si Joshua. Tumili ng malakas si Jackie. Si Almira naman ay mabilis na dinaluan ng kanyang Sir Joshua. Siya naman ay hindi nakakilos kaagad.
Hindi siya makapaniwalang nagawa niya iyon sa kanyang pinsan. Ano ba, senyorito? Tulong naman po! Sigaw ni Almira na nagpabalik sa kanyang huwisyo. Tila lantang gulay si Joshua nang pagtulungan nilang iahon mula sa swimming pool. Pinasan niya ito at dinala sa silid nito. Sumunod naman sa kanila si Almira at mababanaag ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Pinunasan nito ang dugong umaagos sa ilong ni Joshua, saka hinubad nito ang t-shirt ng kanyang pinsan. Pinunasan ng tuwalya ang basa nitong katawan at takmang huhubarin nito ang short, ngunit pinigilan na ito ni Joshua, na nooy medyo okay na siguro ang pakiramdam. Mabilis na kumuha si Almira ng t-shirt sa cabinet nito. Sinamahan na rin niya ng short at panloob nito. Okay na ako, Miro. Pwede na kayong lumabas ni Kuya. Wika nito. Halatang nagtitimpi lamang ng galit. Sigurado ka ba, Sir Joshua? Ayaw mo ba na tulungan kita? Tanong naman ni Almira. Sige na, Miro. Lumabas ka na. Ako na ang tutulong sa kanya. Sambit ni Henry. Balak din kasi niyang humingi ng paumanhin sa nagawa niya sa kanyang pinsan. Hindi, Kuya. Lumabas na lamang muna kayo. Nais ko lamang mapag-isa. Madiingwi ka ni Joshua. Medyo madilim din ang aura nito. Sige, Sir Joshua. Lalabas na kami pero andyan lamang ako sa labas, ha? Tawagin mo lamang ako kung may kailangan ka. Wika naman ni Almira. Saka nagpatiuna na ito sa paglabas. Sumunod naman dito si Henry. Senyorito, pwede ka bang makausap? Tungkol saan? Tsaka may bisita ako. Nakakahiya na magpaghintayin siya doon. Tatanga-tanga ka kasi. Kung bakit kasi binitawan mo yung daladala mo? Kunyari galit ng wika niya para ikubli lamang ang tunay na nararamdaman. Ano bang problema mo, ha? Kung may problema ka sa akin, sabihin mo. Hindi yung nangangapa ako. Tapos ngayon dadalin mo dito yung babaeng iyon, ha? Iniinsulto mo ba ako, senyorito? Muntik na akong mamatay para lamang hindi tayo mabuking ng ex mo na yon. Para lamang maging okay ka na. Tapos ngayon nandito na naman siya. So ganun na lang yon? Kayo na ulit? Tapos bakit pati si Sir Joshua sinaktan mo? Ano bang trip mo, ha? Anong ginawa niyang masama sa'yo? Sumusobra ka na eh. Hindi porkit may malaki ako sa iyong pagkakautang, eh may karapatan ka nang saktan ako ng ganito. Napiling mo, eh ikaw ang Diyos na dapat kong sundin. Nakakapikon ka na eh. Hindi na kita maintindihan. Ano ba kasing problema mo? Galit na pahayag ni Almira. Ngunit gumagaralgal ang boses nito sa uling katagang binitawan nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot niya rito. Kahit siya ay gulong-gulo na rin. Maya-maya ay narinig niya ang bahagyang paghikbi ni Almira hanggang sa ang hikbi ay unti-unting lumakas. Nahabag naman siya rito. Ramdam niya ang paghihirap nito. Lumapit siya rito at tinangkang hawakan ito, ngunit iwinaksi nito ang kanyang kamay. I'm sorry, Miro. Sorry sa nagawa ko. Nawika na lamang ni Henry. Sorry? Yan lang ba ang kaya mong isagot sa akin? Nais kong malaman ang dahilan. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kahit pa ulit-ulit kong isipin ang araw na iyon, wala talaga akong makuhang sagot eh. Gulong-gulo na ako, senyorito. Please sabihin mo naman kung anong pagkakamaling nagawa ko. Lumuluha pa rin wika nito. Gusto mo ba talagang malaman ang dahilan? Tumango ito at tila nagsusumamong tumingin sa kanya. Lumapit siya rito at walang babalang niyakap ito ng mahigpit. Halatang nagulat ito, saka bahagya itong pumiglas, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Senyorito, bakit niyo po ba ako niyay? Hindi na nito naituloy ang nais sabihin, dahil agad niyang sinakop ang labi nito ng labi niya. Nanlalaki ang mga mata nito. Tila gulat na gulat sa kanyang ginawa. Muling tila tumigil sa pag-inog ang kanyang mundo nang malasap ang napakalambot na labing iyon. Maya-maya ay sinapo ng kamay niya ang likod ng ulo nito para mas maayos niyang maangki ng labi nito. Hindi man ito tumutugon pero ramdam niya ang bahagyang panginginig nito. Kapag kuway pinalaya din niya ang medyo nangangatal pa nitong labi na kung pwede lamang sana ay ayaw na niyang bitawan pa. Alam mo bang gusto ko laging malasap ang labi mo? Lagi mong ginugulo ang sistema ko. Laging ikaw ang laman ng isip at puso ko. Maging sa pagpikit ko, ikaw pa rin ang nakikita ko. Gulong-gulo na ako, Miro.
Hirap na akong kontrolin ang damdamin ko. Hirap na wika ni Henry. Sa tingin niya, tama lamang na magtapat na siya. Kesa lokohin niya ang sarili niya at gumamit pa siya ng tao para lang pagtakpan lamang ang damdamin niya para sa kanyang alalay. Ano pong ibig ninyong sabihin, senyorito? Halatang kinakabahan ito. Mahal kita, Miro. Hindi bilang kaibigan o anuman. Mahal kita bilang isang lalaking iniibig. Alam ko na isa sa atin ang bakla at kahit mahirap para sa akin, tanggap ko na sa sarili ko na isa akong bakla. Lakas loob na pag-amin ni Henry kay Almira. Ano po? Namimilog naman ang matang bulalas ni Almira. Halos malaki ang mata ni Almira sa narinig mula sa kanyang senyorito. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Ngunit andon ang kagustuwang maglulundag siya dahil sa sobrang kasiyahan. Imagine, mahal din siya ng kanyang senyorito. Ang lalaking lihim na tinatangi ng kanyang puso. Ang problema nga lang, akala nito na nababakla dahil nga ang pagkakaalam nito ay isa siyang lalaki. Parang mas lalong naging komplikado sa kanya ang lahat. Papaano niya ipagtatapat dito ang buong katotohanan? Papaano niya sasabihin dito na hindi ito bakla dahil babae naman talaga siya? Pero batid niyang mahirap para dito ang umamin ng nararamdaman nito. Lalo pa at inaakala nito na bakla siya. Papaano na lamang kung mas lalo pang lumala ang sitwasyon? Mahal kita, Miro. Maniwala ka man o hindi, totoo ang aking ipinagtapat sa iyo. Kaya nga sinusubukan kong umiwas sa iyo. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mapalayo sa iyo. Gagawin ko pa sanang kasangkapan si Jackie para makalimutan kita. Bala ko sanang ayusin ang tungkol sa nakaraan namin. Pero nang makita ko kung paano ka i-care ni Joshua, kung paano siya nag-aalala sa iyo. Alam ko kasi na maiba din siyang pagtingin sa iyo. Kaya palagi akong naiinis o nagagalit kapag naglalapit ka sa kanya dahil nagsiselos ako. Masyado kasi kayong malapit sa isa't isa na samantalang ako na mismong nag-hire sa iyo, parang wala ka lang paki. Pakiramdam ko nga, mas mahalaga pa si Dude at Joshua kaysa sa akin. Ho, hindi naman po ganun iyon, senyorito. Mga kaibigan ko po sila, kaya naman po malapit ako sa kanila. Walang mas matimbang sa inyong tatlo dahil pantay-pantay lamang po ang pagtingin ko sa inyo. Paliwanag naman ni Almira kay Henry. Okay lang naman, Miro. Naiintindihan ko naman na hindi mo matatanggap ang ipinagtapat ko sa iyo. Kaya lang, hayaan mo naman sanang patunayan ko sa iyo na mahal kita. Handa ako na ipagtapat kay Papa at sa lahat ng mga nandito na mahal kita. Wika muli ni Henry dito, na ikinabahala naman ni Almira. Naku, wag po, senyorito. Wag na wag po ninyong gagawin yan. Mas magiging komplikado sa atin ang lahat kapag ipinagpatuloy mo yan. Hayaan nyo na lamang pong lumipas ang nararamdaman ninyong iyan. Marahil po ay naguguluhan lamang kayo. Wika muli ni Almira. Minabuti niyang itago pa rin ang lahat dito. Oo, gusto niyang ipagtapat na rin dito ang lahat, maging ang namagitan sa kanila sa farm. Nais niyang sabihin ditong hindi pa naginip lang ang lahat. Gusto niyang madama ang yakap at halik nito. Iyon bang tipong wala siyang kinatatakutan? Pero hindi pa napapanahon eh. Gusto niyang matapos muna ang lahat ng atraso dito bago niya ipagtapat dito ang lahat. Hindi kasi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito. Kung sakaling magalit ito at palayasin siya, at least nakabayad na siya ng pagkakautang dito. Okay, naiintindihan ko, Miro. Sana hindi ka mailang sa akin. Sana iwasan mo na ang makipaglapit kina Joshua. Kasi ang totoo niyan, halos ikabaliw ko kapag nakikita kong masaya ka sa kanila. Tapos sa akin, bibihira akong makita ang mga ngiti mo. Tsaka pasensya na kung nagawa ko iyon kay Joshua. Kahit ako ay nagulat din talaga. Sorry kung ganito ako. Alam mo naman siguro kung anong napagdaanan ko, diba? Ayoko nang maulit iyon. Tsaka oo nga at lalaki ka. Pero iba ang napapansin ko kay Sander kapag kausap ka eh. Lalo na kay Joshua. Ayoko yung ganoong feelings. Nagsiselos ako ng sobra. Kahit kailan hindi ako naging ganito. Lalo na kay Jackie. Sa iyo lang talaga. Iyon bang simpleng makipag-usap ka sa kanila hindi ko maiwasang magselos? Oo. Siguro nga para sa iyo nababaliw na ako. Pero Miro, siguro naman kahit papaano, may nararamdaman ka rin sa akin, di ba?
Mahabang pahayag nito, saka medyo nag-aalang ang itanong ang bagay na iyon sa kanya. Naging tuliro naman ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano nga ba ang isasagot sa tanong ng kanyang senyorito. Babe, grabe! Ano bang nangyari sa'yo? Napakatagal mo! Naubos ko na lamang ang panibagong meriendang dinala doon ng muchacha niyo eh. Hindi ka pa rin bumabalik. Miss you na agad. Grabe babe, ang laki naman ng mansyon niyo. Buti na lang talaga sinamano ko nung isang mong boy dito. Kaya natuntun agad namin kayo. Naku, kung hindi, baka naligaw na ako. Mahabang wika nang kadarating lang na si Jackie. Lumapit ito sa kanyang senyorito, sabay pulupot ng braso sa bewang nito. Sige po senyorito, mauna na po ako. Paalam ni Almira, saka tumalikod na sa mga ito. Miro, wait! Tawag nito, ngunit hindi na niya pinansin. Naku babe, bakit mo ba tinatawag ang alalay mo na iyon? Halika na nga babe, samahan mo akong maglibot sa loob ng mansyon niyo. Narinig din niyang malanding wika ng ex nito. Naiinis siya rito, pero ipinagpapasalamat na rin niya ang pagdating nito. Nagawa niyang maiwasan ang kanyang senyorito. Hindi kasi niya alam ang isasagot dito. Minabuti niyang magtungo sa silid ni Joshua para kamustahin ito. Nakailang katok muna siya bago pagbuksan nito. Okay ka na po ba, Sir Joshua? Tanong niya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Umupo ito sa kama at siya naman ay pinaupo sa sopa na naandoon. Okay, Miro. Don't worry. Sa tingin ko, hindi na magandang manatili ka pa sa mansyon na ito, Miro. Nakita mo naman ang ginawa kanina ni Kuya. Sinaktan niya ako nang wala namang dahilan. Medyo nakaramdam ako ng galit sa kanya. Pero sa tingin ko, alam ko na kung bakit siya nagkakaganyan. Pahayag nito habang hinihimas ang medyo namamaganang panga nito. May ipinagtapat po siya sa akin, Sir Joshua. Nag-aalinlangan siyang sabihin dito, pero ito lamang ang nakakaalam ng tungkol sa pagkatao niya. Nais niyang hingiin ang opinyon nito sa sitwasyon niya ngayon. Anong sinabi niya? Mahal niya raw po ako, at kaya niya raw po nagawa ang bagay na iyon sa iyo dahil nagsiselos daw po siya. Tsaka iniisip niya po na bakla siya, at tanggap niya raw po dahil totoo daw po yung nararamdaman niya para sa akin. Pagtatapat ni Almira kay Joshua. Napansin niya ang bahagyang pagdilim ng mukha nito. Nagagalit po ba kayo sa kanya, sir? Humingi po siya ng tawad kanina. Hindi rin daw po niya inaasahan na kaya niya yung gawin sa'yo. Uwi ka muli ni Almira. Okay lang yun. Tama nga ako sa hinala ko. Nasabi mo na ba ang tungkol sa pagkatao mo sa kanya? Hindi pa po. Ang totoo po, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Uwi ka muli ni Almira. Litong-lito talaga siya. Parang gusto niya umamin na sa kanyang senyorito. Ngunit tila may pumipigil sa kanya na wag muna. Tama lang, Miro. Kapag nalaman niya iyon, lalo pa't inakala niya na nababakla na siya, baka hindi kanya mapatawad. Baka kung ano pang magawa niya sa'yo. Lalo pa't ayaw na ayaw niya ang niloloko siya. Hindi na kita matutulungan kapag sumabog ang galit ni Kuya Henry. Pero ano pong gagawin ko, Sir Joshua? Nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Parang nakakailang na po, lalo kapag nagkalapit na kaming dalawa. Basta subukan mo na lamang umiwas. O ano kaya kung umuwi ka na lang sa inyo? Ayoko pa po, sir. Gusto ko munang matapos ang mga bayarin ko. Ang lahat ng atraso ko sa kanya bago ko umalis. O ipagtapat sa kanya ang totoo. Sige, ikaw ang bahala. Pero dublin mo na lamang ang pag-iingat mo. At subukan mo na lamang siyang iwasan. Opo, sir. Maraming salamat po. Simula nang magtapat si Henry kay Almira, palagi na itong magiliw sa kanya. Naiilang siya at kahit nais niya itong iwasan, ay hindi niya magawa. May mga time na sinasadya nitong papuntayin siya sa silid nito, kahit wala naman siyang gagawin doon. Pinipilit din siya nitong mamasyal na silang dalawa lang, pero tumatanggi siya dahil ayaw niyang mapag-isipan ng masama ang kanyang senyorito. Ayaw niyang patuloy na paghinalaan ito ng mga tao na isang bakla. Ngunit hindi rin niya maiwasan ang kiligin sa mga gesture nito. Tila hindi ito naiilang sa kanya kahit paakala nito ay lalaki siya. Mukhang tuluyan na nga nitong natanggap na isa itong bakla. May time pa na,
may mga pinamili itong bagong damit para sa kanya at ilang pares ng mamahaling sapatos. Miro, alam kong bakla ako dahil tunay ang nararamdaman ko sa'yo. Pero parang nasusuko ako kapag iisipin na magdadamit ako ng pambabae para lamang magustuhan mo. O kaya magpa-transgender ako. Alam ko naman na maganda ako kapag ginawa ko yun. At baka sakaling tanggapin mo na ako bilang jowa mo. Pero kinikilabutan ako kapag iniisip kong bagay na yun. Siguro naman, okay lang na ganito lang ang itsura ko, diba? Siguro naman, darating ang araw na matatanggap mo rin ang isang katulad ko, diba? Ikaw naman kasi, wala ka man lang sagot o kaya paramdam sa akin kahit pa ginagawa ko naman ang lahat para maiparamdam sa'yo na mahal kita. Mahabang pahayag dito ni Henry. Nasa kwarto sila ng time na iyon at nanonood lang sila ng TV dahil parang day off nito. Ayaw niya sana pero tinawag siya nito. No need na po yan, senyorito. Tsaka alam ko naman po na naguguluhan po kayo kaya iniisip niyo ang bagay na iyan. Hindi po kayo bakla. Ako nang nagsasabi sa inyo. Natatawang wika ni Almira. Miro, alam kong paraan mo lang yan para itaboy ako. Wika nito sa kamay kung anong kinuha sa drawer. Natawa pa siya nang pumilantik ang kamay nito. Hindi kasi dito bagay. Super macho at puro muscles ang katawan nito. Tapos lalaking lalaki ang datingan. Tapos biglang pipitik ng ganoon. Kahit sino siguro matatawa talaga. Tumalikod ito sa kanya. May kung anong ginagawa. Ilang sandali pa ay humarap na ito. Charan! O Jeva! Ang gandara ko! Malakas na wika nito. May papila-pilantik pa ng kamay. Napahagalpak siya ng tawa nang makita ang itsura nito. Iyon bang halos sumakit na ang kanyang tiyan dahil hindi niya mapigilan ang kakatawa sa itsura nito. Kahit sino naman siguro matatawa. Naglagay ito ng red lipstick sa labi nito at pagharap sa kanya eh nagpapungay pa ng mga mata with matching flying kiss sa kanya. Tapos ang arti pa ng pagkakasalita dito na hindi talaga bagay. Lalaking lalaki ito tapos ganoon ang itsura. Mabilis itong lumapit sa kanya at kiniliti siya nito ng kiniliti kaya naman lalo siyang napahagalpak ng tawa. Halatang naasar na ito sa kanya hanggang sa binuwat na siya nito at pabagsak na inilapag sa kama. Sa kama bilis na umibabaw sa kanya. Doon naman siya natigil sa kakatawa. Kasunod niyon ay ang walang babalang pagsakop ng labi nito sa kanyang labi. Senyorito, huwag! Nasabi na lamang niya nang saglit na magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita.